If Nandito pala kayo ngayon. So, umpisahan na natin yung ating pong daily devo. Tayo po ay nasa day 7 na po ng ating pag-aaral. God is good. Imagine, nakakaisang linggo na po tayo na tayo po ay magkakasama, nag-aaral ng salita ng Diyos, and we pray together. Today is March 23, 2020, and we are so blessed dahil tayo po ngayon ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mag-pray together and study together. Samahan po ninyo ako sa ating main passage for today sa Hebrew chapter 10, verse 23 to 25. Basahin ko po sa inyo. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So, anong ibig sabihin dito? Now, anong ibig sabihin ng let us hold fast the confession of our hope? So, ibig sabihin, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Ang tanong, sino po ba ang source ng ating pag-asa? Ang Diyos ang ating pag-asa. God is the source of our hope. Kaya huwag po tayo mag-alinlangan sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. For He promised, He is faithful. Kaya anong dapat natin gawin ngayon sa kabila ng problemang ito na ating hinaharap? So sabi na, let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Ibig sabihin, sikapin daw po natin na gisingin ang damdamin ng bawat isa, especially sa ating mga tahanan, sa pagpapakita ng ating pagmamahal at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Kapatid, kamusta po tayo sa ating kanya-kanyang tahanan? Do we practice love and good deeds to each other? Kasi po, wala ho tayong choice, lockdown tayo ngayon. Itong mensaheng ito ay hindi po suggestion, kundi ito po ay inutos sa atin para sa ating kabutihan, lalo na sa panahon ng krisis na ito. Kaya nga, sabi po dito, not forsaking our own assembling together as is the habit of some, but encouraging one another and all the more as you see the day drawing near. So the Bible is telling us, huwag daw nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Since hindi natin ito magagawa ngayon dahil sa coronavirus at meron pong social distancing, pero pwede pa rin natin itong gawin sa ating sarili-sariling tahanan. So I encourage all family members na sama-sama ngayon, no, na nagka-quarantine sa kanilang bahay, use this opportunity together as is the habit of some. Use this time to encourage one another. Lalo na ngayon na nakikita natin na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa. Because God's promise, He will come back to us. You know what? God is faithful. Sabihin po natin, God is faithful. That is why we can depend on Him. Even we are uncertain of how the current situation will pan out. While we wait, we do all that we can to encourage one another in our homes, including worshiping together the Lord together. So, nagkakaintindihan po ba tayo? Do we understand each other? Kaya nga, as we end, tayo po ay mananalangin at ang ating pong prayer points ay, first, let us pray for our hearts to be in tune, no, to the Lord, and we listen and again gain wisdom from God's word through our online service. So meron po tayong
panonoodin sa YouTube. Kung gusto nyo pong manood ngayon, pwede nyo kayong mag-tune in kagad. Kung yung gusto nyo pakinggan yung preaching kahapon, pakinggan po natin. At let's pray yung ating pong, sa ating B group or family discussion na maintindihan po natin. And of course, sa ating pong Bible meditation. Second, let's pray for that you can come together with those who in your household to worship God in spirit and in truth, that we may all encounter Christ afresh. Diba? Yun yung pag-pray natin as we meditate this word, talagang tunay na makilala natin ang Panginoon. So let's pray, let's bow our heads. Father God in heaven, thank you so much for giving us a desire, Lord God, to tune into you, Lord God. Lord, as we listen to your word, Lord, sa YouTube, as we meditate your word, Lord God, as we discuss, Lord, sa aming family, yung pinreach po kahapon, Panginoon, Lord, we pray, Lord God, na maintindihan namin ito at tunay ngang nakatulong to sa aming transformation. Lord, we believe, Lord God, and we understand, we are not here to discuss para lang magkaroon ng knowledge or to gain knowledge. Not for information, but for transformation, O God. And Lord, we pray that we can come together, Lord, sa aming pong pamilya, Panginoon, that we will learn to worship you in spirit and in truth. At tunay nga ma-encounter namin kayo sa araw-araw na aming pong mananatili sa tahanan na ito. At huwag niyo pong hayaan na matapos itong quarantine na ito, Lord, na hindi kami lalago sa aming pagkakilala sa inyo. Kaya maraming kong salamat, Lord God, na patuloy niyo po kaming binibigyan ng time, Lord God, na patuloy na makilala kayo, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng crisis na ito, Panginoon. You know you have a plan, Lord God. You want us to focus on you. Kaya, Lord, please, huwag niyo pong hayaan na matapos itong quarantine na ito, na hindi po kami lalago, na hindi po mabago yung amin po mga ugali, Panginoon. Naway lalo kami namago, lalo kami maging mainit sa inyo, Lord God. Lord, alam po namin, blessing po ito to all of us, Lord God. Kasi nagkakaroon kami ng time lalo sa inyo and even our family, nagkakaroon kami ng time to pray together at lalo namin kayong makilala, Panginoon. Kaya thank you, O God, once again. Kahit na may crisis, Lord God, alam po namin, Christ is always with us. Kaya Lord, thank you so much and I pray, Lord, yung mga kasama ko po na nanonood ngayon, Lord, kayo po mag-provide po sa inyong pangailangan. Huwag niyo po silang iiwan. Huwag niyo po silang pababayaan, Panginoon. At tanggalin niyo po yung fear sa kanilang puso. Tanggalin niyo po yung worry sa kanilang puso. Bagkos, tulungan niyo po sila na manalangin at patuloy na maging matatag sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, Lord. Kaya thank you, O God. And we just want to bring back to you all the glory, all the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So maraming salamat po muli sa inyo pong pakikinig. At we encourage you na patuloy po tayong manalangin. Tayo po'y nakakaisang linggo pa lang. Kasi imagine nyo, nung Noah's Ark, 40 days po na umuulan. And then plus 60 days na sila'y naghihintay para humupa po yung ulan. Samantala tayo, ang binigay lang naman sa atin ng government is 1 month. Diba? So, tiyagain na ho natin yan. Mag-stay na ho tayo sa bahay. At importante, safe tayo. At gamitin natin itong pagkakataon na tayo ay mag-bonding together sa ating pamilya at makipag-bonding din sa ating Panginoon. So, God bless you all. See you later tomorrow. Bye!